Madalas nating naririnig ang mga katagang quitters never win. Pero ang isang grupo ng mga quitter, proud sa kanilang tagumpay na paghinto sa paninigarilyo. Ang kanilang quitting journey, tinutukan ni Mark Salazar. Sila raw ang kauna-unahang quitters club sa bansa o tropa ng mga matagumpay na nag-quit sa Yossi. Sa kanilang get-together sa Pasig City kanina, nag-sharing sila ng kanilang quitting journey. Smoker ako more than 20 years. Mas madaling huminto pag binigla mo kaysa yung igagradual mo kasi babalik siya. Sa tulong na rin po siguro ng asawa ko kasi nabuntis siya at naging sensitive yung pang-amoy niya. Sa una, nahirapan ako na magtumigil. Yun, until ngayon po, di na ako nanigarilyo. Ayon sa 2021 Global Adult Tobacco Survey, mahigit 15 milyong Pilipino ang naninigarilyo at 112,000 ang namamatay kada taon. 315 katao yan kada oras. Kung hindi ka man mamatay, dadapa ang kabuhayan mo sakaling magka-chronic disease ka. Quitting smoking is important if you want to save a lot of money because getting sick now is very expensive. Nag-aalala na rin si Nanay Christine dahil nalalanghap ng kanyang mga anak ang secondhand smoke niya, kaya pinilit niyang mag-quit. Nahirapan din po pero naano na rin po, nasanay na rin. Parang naglalaway ka, parang gusto mong umano, madigay ka, parang ganun po. Dinadaan na lang po sa candy. Si Tatay Edwin, huminto naman daw dahil ang mahal na raw ng Yossi. Nakakatatlong kahan na ako. Magkano isang kaha? 160. O kinikwenda ko, 480. Isang araw, halos ang sweldo ko, nakapunta na lang si Carlio. Lahat ng nag-quit, nagsasabing mas gumanda ang kalidad ng buhay. Wala ng hingal, bumabaraw ang BP, hindi na rin daw sila mabaho. Yung mga nag-quit, isipin mo na lang kung ano yung mga chemical na nilalanghap mo noon. 7,000 chemicals, okay? And kasama ho dyan sa mga chemicals na yan, mahigit 70 na known carcinogens. Ibig sabihin ng carcinogens, ito po yung mga chemical na siyang nagdudulot ng cancer. May bagong kalaban ang mga anti-smoking advocates, ang vape at e-cigarette. Ang 2021 Global Adult Tobacco Survey din na nagsabing 14.1% ng ating mga kabataang edad 13 hanggang 15 ay gumagamit na ng vape at e-cigarette. What we are seeing is a rapidly changing landscape. So on top of the tobacco epidemic that we have right now, we are now seeing also the vaping epidemic. Panawagan ng mga advocate na gayahin ng iba pang LGU ang Tobacco Control Project ng Pasig City. At itong quitters club nila, baka pwede rin daw magkaroon ng Vape Quitter Club Teen Edition. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.